guys! Welcome muli sa ating For You TV channel. At today, medyo kakaiba ang ating content. Yun, hindi tayo nag-iisa. Makikipag-collaborate tayo sa iba pang YouTuber na iniidolo natin. Iniidolo ko pala. Iniidolo ko sila. So, meron tayong iimbitahan na dalawang YouTuber at makakausap natin sila today. At naghanda ako ng mga katanungan na pwede nating itanong sa kanila pareho at maaaring makapagbigay sila ng magandang sagot at maging tip na rin sa'yo kung paano mo palalaguin ang iyong YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko na For You TV Istorya, don't forget to like, comment, and subscribe and hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa YouTube channel na to. So yun guys, excited na ba kayo kung sino yung dalawa nating inimbita? Dalawang YouTuber, isa malaki na, yung isa papalaki pa lang, pero marami silang maitutulong sa inyo guys pag sinagot nila yung mga tanong na ibibigay ko sa kanila. Kaya sana panoorin nyo tong video na to mula umpisa hanggang dulo kasi maraming marami kayong matututunan sa ating content na ito ngayon. So sana ready na sila, no, na tatawagan ko sila at makikita nyo sila left and right dito sa ating screen. At i-welcome natin sila at kung gusto nyo mag-subscribe din kayo dun sa dalawang channel na yon. Napaka gandang gawin yon dahil marami talaga kayong matututunan sa mga vloggers na yan. Okay? So ako mismo marami kasi ako natutunan sa kanila. Umpisa na natin. Dito sa aking kaliwa, sa makaliwa ko, ito. Ito. Dito sa aking kaliwa, makakasama natin ang isang YouTuber na kung saan ang kanyang content ay pagtuturo tungkol sa mga iba't ibang pamamaraan kung paano natin palalaguin ang ating mga YouTube channels. Pinapanood ko lagi itong YouTube channel na to, yung mga videos dito, suportado ko yan dahil ang dami-dami kong tips na natututunan sa kanya. So, medyo kaedad ko lang ito, itong vlogger na to. So, welcome natin siya. Please welcome, guys. Please welcome Wealth TV. What's up, Tol? Ayan. Medyo pumupogi. Medyo pumupogi ka kaysa sa akin. Ha? Ang galing mo dyan. Ayan. So, wait lang ha. Papakilala ko muna itong isa pa. Ayan. Si Wealth TV, siya yung iniidolo ko pagdating sa mga YouTube tips kasi ang dami-dami niyang naituturong magagandang bagay. Okay? Dito naman sa aking kanan, pwede ka na? Okay? Diyan sa aking kanan, ipapakilala ko naman ang isa pang YouTuber na hinahangaan ko dahil nga simple lang yung diskarte niya sa pagpaparami ng subscribers at pag-abot ng watch hours, pero talagang sobrang effective. Ayan, may dumating na pulis. Pakinggan nyo, no? Hindi ka ba inuhuli, well? Kayong dalawa. Ay, pulis eh. Ayan. Malaki na ang subscribers count nitong channel na to at monetize to, ah, hindi to basta-basta ang channel lang. Kumikita na mamaya sabi mo sa amin magkano kinikita mo, ah. Hindi to basta-basta lang channel, kumikita na to. Okay, so siya ay simple lang, mga simpleng slideshow lang ang kanyang content pero talagang ang dami rin views. Meron siyang 1.8 million views as of now dun sa isang video lang na ginawa niya. Okay, please welcome sa aking mga subscribers. Kung gusto nyo i-subscribe din tong taong to, go lang. Please welcome Wealthy Daddy. Ayan. Kamukha ko rin siya, no? Okay, so, kumusta kayo guys? Kayong dalawa. Una, sino ba gusto mauna sa inyo? I-promote nyo muna yung channel nyo. I-promote nyo muna yung channel nyo. And then, saka ako mag-uumpisa magtanong sa inyong dalawa. So, sino mauna sa inyo? Gusto nyo mag-coin toss pa tayo? Ah, sige, gusto nyo mag-coin toss, ha? Wait lang, kukuha akong barya. So guys, ang nanalo ng coin toss ay si Wealth TV. So siya ang unang-unang magpo-promote ng kanyang channel. So pakinggan natin to si Wealth TV. So yun, no? Thank you kapatid sa pag-opportunity na magkaroon tayo ng collaboration. At napaka-angas ng pagkakilala mo sa akin, no? So, guys, sa mga subscriber ng Wealth TV, ako nga po pala si Wealth TV, isang channel na kung saan nagtuturo po ng mga dapat natin gawin para ang YouTube channel natin ay maging maayos, maging malusog, diba? Dahil ang layunin naman talaga natin sa YouTube ay makilala tayo ng mga tao. So, kung susundin lang natin yung mga tips na binibigay ko sa inyo doon sa akin channel, and I hope mabisita nyo rin minsan, ay talaga namang
magbo-boost yung inyong mga subscribers count, watch hours, at yung mga engagement na kailangan natin para umunlad lalo ang ating mga YouTube channel. So, don't forget to like, comment, and subscribe sa YouTube channel na Well TV at ganun din sa aking kaibigan na si Puryo TV at dun sa isa pa naming kasama dito. Huwag na huwag kalimutan mag like, comment, and subscribe. At welcome po kayo sa aking YouTube channel. So, thank you po sa iyo kapatid at yun lamang po. Ayun! Sa pagpo-promote pa lang, the best na. So, mapapasubscribe ka talaga, no? Ang galing-galing na itong tao na to, ha? Ang galing mo talaga doon, no? So, tutularan ka namin. Sunod, promote your channel, Wealthy Daddy. Umpisahan mo. Ayun, salamat, no, kapatid. Salamat, kapatid na Puryo sa pag-imbita sa akin dito. So, guys, ipopromote ko rin ang aking YouTube channel kahit na para sa akin halos wala namang kwenta yung mga content ko doon kasi slideshow lang. Halos wala rin akong vlogs doon, pero kumikita at maraming subscribers. So, nagpapasalamat ako sa mga taong sumusuporta sa YouTube channel na yon. So, promote ko lang, no, na bisitahin nyo rin yung YouTube channel na yon kasi kahit papaano may mga mapapanood din naman kayong video doon. Nag-iisip na ako na i-convert yung niche nun kung ano man yung aking ipapalit. Sana maging successful din. At welcome kayo sa Wealthy Daddy at sana huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment dun sa mga videos na yon. Kasi malaking tulong yun para sa aking YouTube channel. So yun lamang, kapatid, kaibigan na Puryo TV, maraming salamat. So yun, thank you very much Wealthy Daddy sa pag-promote ng iyong YouTube channel. So yun guys, nandito. Napapalibutan ako ng mga channels sa medyo bigati ng dating kasi napaka... parang walang kwenta yung channel ko sa channel nila. Mas may kwenta pa yung mga content nila kesa sa ginagawa ko, no? Pero anyway, so umpisahan na natin ang pagtatanong dito sa dalawang kolokoy na to. Tanungin na natin, nangangati na ilong ko. Tanungin na natin sila kung ano ba yung kanilang masasagot dito sa ating tanong kasi maaaring ito ay makatulong sa ating mga YouTube channel. So, stay tuned, wag na wag kayong aalis para marinig nyo yung kanilang mga sagot sa aking itatanong. So, question number 1. Ready na? Ready, ready? Okay. Question number 1. Paano nyo pinaparami ang inyong mga subscribers? Sino unang sasagot? Siguro ikaw na lang, Wealthy Daddy, no? Sagot, Wealthy Daddy, paano mo pinaparami ang iyong subscribers? I will give you 1 minute para sumagot, para hindi tayo masyadong mahaba rito. 1 minute lang para makasagot ka, Wealthy Daddy. Ready? Go! Ayun, so pagpaparami naman po ng subscribers, ang naging technique ko dyan, mga kaibigan, at hindi ko naman talaga sinasadya na mangyari dumami ng ganun karaming subscribers ko. Kasi sa totoo lang, guys, pinabayaan ko naman yung channel na yan, yung Wealthy Daddy. Kasi dati, kwento ko lang, no, sinubukan ko ma-monetize siya, kaya lang hindi siya na-approve kasi reuse content daw yung mga nakalagay ko ron. Then, hinayaan ko na. Nandun na yung video na nag-trending sa akin. Then, pagbalik ko ng ilang taon, guro isa o dalawang taon, bigla na lang nagulat ako. 16,500 na yung subscribers. So, inaral ko kung bakit ganun karaming subscribers at napatunayan ko na dahil nga dun sa ginawa kong video na may konting pagkakamali at pinag-usapan ng mga tao at nag-trending pa siya, may mga channels pa nga na nag-review ng mga foreigner na YouTuber, ni-review nila yung video ko na yon. So ganun pala kalakas yung impact nung akin nagawa na video. So dahil dun, dumami ang subscribers. So sa ngayon, ganung klase ng pagpaparami ng subscribers. Kasi talagang para sa akin, effective yun yung paggamit ng mga viral na videos. So yun yung kapatid. Kaya dumami ang aking subscribers. Ayun! So yun pala ang sikreto mo. Kaya ganun karami ang subscribers mo. Aba, ibang klase pala, no? Ganun pala ang naging sikreto niya. Kaya umabot ng kulang-kulang 20,000, no? Malapit ka na mag 20,000, Wealthy Daddy, no? Malapit na siyang mag 20,000 subscribers kumpara mo sa channel ko at channel nitong isang to ay napakalayo. Sobrang laki ng ano, sobrang laki ng subscribers count niya at yun pala ay dahil do sa yung ginawa mo na parang slideshow lang na ano, no?
slideshow lang pero pinag-usapan sa ibang bansa. Oy, napakagaling naman talaga. Palakpakan naman natin si Wealthy Daddy dahil napakaganda, napakaangas nung pagkakagawa niya doon sa channel niya at talagang ang daming subscribers. Nakakalula kumpara sa akin. So ngayon, kumusta naman kaya itong channel ni Wealth TV? Ang channel ni Wealth TV ay hindi pa ganun karami, no? Tama ba? Okay? Hindi pa siya ganun karami. Pero mabilis din kasi ilang buwan pa lang itong ini-establish ay ang dami na. Parang aabutan na nga ata ang subscribers count to. Di ano ang iyong strategy sa pagpaparami ng subscribers? Share mo naman sa kanila para baka sakali gayahin nila at maging effective sa kanila yon. Ayun, at matulungan natin yung mga nanonood sa atin, no? So, ano ba yung naging strategy? Thank you, kapatid ko. So, isi-share ko lang yung akin naging strategy sa pagpaparami ng subscribers ko, mga kaibigan. Sa akin, maraming pamamaraan ng pagpaparami ng subscribers. Unang-una na dyan, dapat ang makuha natin ay yung mga organic subscribers at ito yung mga tao na hindi mo pinilit na mapunta sa'yo. Pero tumataas yung subscribers mo, no? So, sa akin, ang strategy ko dyan, minsan umaattend ako ng mga live stream para makakuha doon ng mga bagong kaibigan. At yung mga bagong kaibigan na yun, sila yung mga nagiging loyal subscriber ko na rin. At isa pa ay ginagawa kong maayos sa abot ng aking makakaya. Hindi man ito yung the best, pero ginagamit ko yung aking skills para mapaganda palalo yung aking mga videos, yung aking content, para magkaroon kayo ng interest doon sa aking channel at mapasubscribe ko kayo. So sa ganung paraan, kapatid, no, sa ganung paraan, nakakakuha ako ng mga subscribers at sa awa naman ng Diyos ay malapit na po mag 1,000 ang aking subscribers as of now. Kaya maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ayun, iba rin yung strategy niya. So, magkaiba sila, no? Guys, sa mga nanonood sa akin, kayo na mamili kung anong strategy ang gagamitin nyo. Yung kay Wealthy Daddy ba? O yung kay Wealth TV? Kasi pareho yun, pwede nating gawin. So, guys, dumako na tayo sa ating pangalawang tanong dito sa ating video today. So, ang pangalawang tanong ko ay paano nyo minamanage ang oras ninyo kapag kayo ay gumagawa ng inyong mga content? Okay? So, ang unang sasagot naman ay si Wealth TV. Explain niya sa atin kung paano ba siya mag-manage ng oras. Importante nyo yun, guys, no? Yung pag-manage ng oras para sa paggawa ng ating mga vlogs. Okay, Wealth TV, ano ang ginagawa mo para ma-manage mo ng maayos ang iyong oras at makapag-vlog ka nang hindi apektado yung maraming mga bagay na ginagawa mo rin sa labas ng YouTube? Ayun, so kapatid, sa akin ay nag-i-schedule talaga ako ng oras kung kailan ako magpa-vlog. Isinusulat ko muna kung ano yung content na iba-vlog ko sa araw na yun para maiwasan ko na yung hinto-hinto, putol-putol na pagpa-vlog. Sa ganung paraan na ma-manage ko yung oras. Kasi ako, may trabaho din ako. Hindi ko naman pwedeng unahin yung pag-YouTube natin, no? Kasi ang pag-YouTube natin ay hindi naman yan yung talagang unang-unang dapat natin i-priorities dahil may trabaho tayo. So ito, isinisiksik ko to sa mga schedules ko na hindi masyadong mahigpit na schedule. At ayan, pinaplano ko muna maigi kung ano yung mga pagkakasunod-sunod, mga transitions ko. Ayan, pinaplano ko yan maigi para makatipid na rin sa oras. At sinusunod ko mismo yung schedule ko. Pag sinabi kong Lunes magbablog ako, Lunes magbablog ako. Dahil hindi ko na yan magagawa sa ibang araw dahil nga marami rin tayong ginagawa. So, ganun yung paraan ko sa pagmamanage ng oras sa pagbablog. Ayun, so, talagang napaka-organized pala nito kapag gumagawa ng vlog, no? Dahil talagang naka-schedule siya. Galing! So, how about you, Wealthy Daddy? Paano mo minamanage yung oras mo? Alam natin na ikaw, alam ko, mayroong kang trabaho, pero paano mo naisisingit yung pagbablog sa iyong trabaho? So, kaya pa ba ng oras mo? Pasagot nga, Wealthy Daddy. Sa akin, kapatid, hindi naman masyadong kumakain ng oras ko itong pag-YouTube ko sa Wealthy Daddy. Kasi unang-una, ang mga content ko rito ay slideshow lang naman. Hindi naman ganun kailangan ng masyadong napakagandang editing, hindi kailangan ng masyadong magandang effects, wala akong kailangan na masyadong mahirap na transition.
So, ito ay nagagawa ko anytime na gusto ko. So, wala akong sinusunod na schedule. Basta may maisip ako na may content, gagawin ko yun. And then, upload. Pag wala akong naisip, hindi wala. So, ganun lang kasimple yung pagmamanage ko dun. Kasi hindi ko rin maaasikaso yan masyado dahil nga sa may trabaho din ako. At wala pa akong niche dyan sa Wealthy Daddy. Hindi pa sigurado kung ano ba yung mga target ko na audience. Kahit sabihin natin marami na ako subscribers dyan, yung niche ay wala pa po. So, iniisip ko kung ano ba ang pwede ko i-content dyan. Pagluluto ba? Pagmimekaniko? Pag-travel ba? Hindi ko pa alam. So, tulungan nyo ako, guys. Kaya, mag-subscribe kayo doon at mag-suggest na lang kayo ng pwede ko maging niche o kung ano yung content focus ko doon sa YouTube channel na yun. So, yun yung kapatid. Ayun. So, sa kanya, hindi naman niya masyadong binibigyan ng oras yan kasi ang gawa lang daw niya ay mga simpleng slideshow na hindi na kailangan mag-shoot kagaya ng ginagawa natin, no? Na nagsushooting pa tayo, nag-editing pa tayo ng mga videos natin. Sa kanya kasi, slideshow. Pero talagang kahit slideshow lang yun, nagkakaroon siya ng earnings, no? Galing. Sana all ganun, no? So, yun. So, guys, pangatlong tanong at huling tanong ko na ito kasi alam ko naman na napakahalaga ng oras nyong dalawa at ayoko kayong istorbuhin ng mahabang video. So, pinaiksi ko na lang to. At itong pangatlong tanong ko, please, pasagot at siguradong matututo yung ating mga tagapanood sa inyong mga magiging sagot. So, ang tanong ko ay, bakit kayo nag-YouTube? So, ang unang sasagot ay si Wealthy Daddy. Pasagot to Wealthy Daddy, bakit ka nga ba nag-YouTube? So, yun. Salamat kapatid sa napakagandang katanungan na ibinato mo sa akin. At nais ko talaga malaman ng ating mga kaibigan dyan sa yung mga nanonood, yung mga nagsasubscribe sa atin. Nais ko malaman nyo na ang layunin nito ay makatulong sa iba. So, kagaya ng mga sikat. Ako hindi ako sikat, pero yung iba, mga sikat na YouTuber dyan, may parte sa kanilang sahod sa YouTube na idinodonate nila sa mga charity o ipinantutulong nila. Ganun din yung gusto kong gawin dito sa aking YouTube channel. Kaya ako nagtayo ng aking YouTube channel. So, para makatulong na rin yung parte, hindi man buo yung maibigay ko, may parte na makakatulong ako. Yun ang advocacy po ng Wealthy Daddy. At sana, kalang araw ay maabot natin yun. Yes, kumikita na po ang Wealthy Daddy. Hindi pa siya ganun kalaki ang kita, pero meron naman po. Hinihingi ko nga po ang inyong mga suporta para lalo pang lumakas itong channel na to at maabot natin yung goal na yun na makatulong po tayo sa ibang mga nangangailangan. Hindi lang dito sa YouTube guys, pati yung mga kababayan po natin na nangangailangan. So yun po ang aking dahilan. Ganda ng reason. Okay, so ang ganda ng reason ni Wealthy Daddy, no? Kayo ba guys? Kayo na mga nag-YouTube dyan, ganyan din ba reason nyo? Kung ganyan reason nyo, ang galing. Kasi talagang hindi lang sarili ang iniisip, no? Iniisip din ang iba. So very good Wealthy Daddy, sana maging wealthy lalo ang iyong channel. At maparami mo pa ito, yung subscribers mo at yung monetization mo, lalo pang mag-boost. At magawa mo yung goal mo, kaya ka nag-YouTube. Thank you very much Wealthy Daddy. And ngayon, ikaw naman Wealthy TV ang aming tatanungin, bakit ka ba nag-YouTube? Pasagot at ibigay mo sa mga nanonood sa atin kung ano yung dahilan kung bakit ka nag-YouTube. So yun kapatid, kung tatanungin mo ako kung ano yung reason kung bakit ako nag-YouTube, ang masasagot ko sa iyo ay gusto ko kasing makatulong sa aking kapwa na mga small YouTuber din. Kaya inilalabas ko kung ano yung alam ko kay YouTube at ano yung mga discarding alam kong epektibo. Kasi marami dyan talagang nag-aspire na maging YouTuber, no? At makikita mo talaga sa kanila yung puso do sa ginagawa nila. Talagang dedicated sila, nag-e-effort sila. So, the more na nakikita ko yung mga taong ganun, mas naano ako na tulungan sila. Kasi ako may alam ako, hindi ko pinagyayabang pero may mga alam akong technique sa pag-YouTube at yun ang gusto kong i-share. Ang number one na layunin ko rito ay makatulong. Second na lang din yung ma-monetize. Yes, maganda, ma-monetize tayo. Pero yung makatulong ka sa kapwa mo YouTuber, talagang the best yun sa feelings ko. Lalo pag may nagpapasalamat sa akin kasi naabot na nila yung 1,000 watch hour, 1,000 subscribers, 4,000 watch hours, naabot na nila. Nagpapasalamat. Ang laking tuwa sa akin nun. So yun ang dahilan kung bakit po ako nagtayo ng isang YouTube channel. Na ang specialty ay ang
pagtuturo tungo sa mga YouTube clips. So, yun po, kapatid. Ayun. Ang ganda ng reason ni Wealth TV, no? Gustong-gusto niya makatulong sa mga kapwa niya, small YouTuber. So, guys, kayo na mga nanonood, tama naman siguro itong sasabihin ko, no? Wealth TV, Wealth Dad. Tama naman siguro ito, no? Kapag kayo ay mag-YouTube, make sure na meron kayong layunin. Hindi yung nag-YouTube lang kayo para lang wala. Hindi yung nag-YouTube lang kayo, may ma-upload. Huwag ganon. Dapat tayo bilang YouTuber ay meron tayong mga layunin o may goals tayo. At may dahilan kung bakit talaga tayo nag-YouTube. So ngayon, siguro nasagot na rin naman yung tatlong katanungang hinanda ko para sa ating mga bisita ngayon. Pasasalamatan ko na ito si Wealthy Daddy, ang napakalaking channel niya, at si Wealth TV. Na umuusbong pa lang ang channel pero napakaganda ng mga content. Pinasasalamatan ko kayo sa pagbisita sa aking For You TV Istorya. So ayan, sa ating mga bisita ngayon, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak na makasama ako dito sa aking YouTube channel. Thank you for the collaboration na nagawa nating tatlo. So muli, maraming salamat sa mga nanood at sumusuporta sa aking channel, at ganun din sa ating mga idolo kay Wealth TV at Wealthy Daddy. Kami pong tatlo ay nagpapasalamat sa lahat ng nanood ng videos na to, at don't forget to like, comment, and subscribe sa YouTube channel na to, at hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel na ito. Kaya maraming salamat muli, kita-kita tayo sa susunod na videos dito lamang sa ating For You TV Istorya. Paalam po at saludo sa inyong lahat. Keep safe, bye-bye.